가려고 있어. 나야가나. Parang kailan lang. Mahigit na isang taon na rin palang binuno mo dito sa loob. Alam mo, Butch, kung magkikita pa tayo muli, sana wag na dito sa munti. Magbagong buhay ka na. Pipilitin ko, sir. Pero hindi ako nangangako. Long time na siya. Liga tuloy. Tangina, laya ka na pala. Hindi ka man lang nagpasabi. Pasensya ka na, ha? Hindi kita nadalaw ng madalas. Busy-busy kasi ko dito sa hanap buhay ko, eh. Kape, pare. Natatapos ko lang. Nabigla nga ako sa'yo ngayon, pare. Hindi ko inaasahan na dadalawin mo ako. Bakit? May problema ba? Meron. Pero maliit na bagay lang. Kay maliit, kay malaki. Pareho lang yan. Basta't kaya ko. Wala tayong pag-uusapan. Meron ka bang mahaba? Putang ina. Kapipick up lang sa akin kaninang madaling araw. Dalawang dosena yun eh. Puro mahaba. Gagamitin daw ng mga loyalist. Kung gusto mo pare, balikan mo ako next week. Ngayon ko kailangan. Lawa nga ako ngayon pare. Baka naman pangahanap buhay mo lang. Meron pa ako dyan sa itaas. Maikli lang, pero bating. Ilabas mo. Baka makursundahan ko. Shoot, pare. Walang paltos. Tsak na magugustuhan mo. Hindi ako tatawagin si Ben Boga kung wala akong pay sa baril. Sandali, ah. Maupo ka muna riyan, pareng Boots. Hindi ordinaryong 45 yan, pare. Special yan. Tignan mo. Nakapinggan pa. Pag tumama yan, hindi mo na uulitin, pare.
Brand niya yan. Ang sarap hawakan, di ba? Pwede nga rin to. Wow, ang labo mo, pare. Murahin mo na lang ako, pero wag mo akong bibiruin ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Oo, saan naman? Gusto mo subukan ko ito sa bunganga. Siya nga pala. Kung papalaran ako, babalikan kita. Babayaran kita ng doble pa sa tinuring mo. Okay lang, paring Boots. Okay kang talaga. Champion ka. Magkita tayo ulit, ha? Mag-ingat ka. Puki ng ina mo. Alam na ni Boots ang tungkol sa ating relasyon. Sinabi ko sa kanya nung huli ko siyang dalawin sa bilipid. Naintindihan naman ang ginawa kong katwiran. Kailangan ko na masasandalan. Alang-alang kay Junior. Ang inaalala ko, ang pamilya mo. Paano kung malaman ng asawa mo na binabahay mo kami mag-ina? Tatlong taon na nakakalipas ng maaksidente asawa ko. Paralite ko na siya habang buhay. Malamig. Walang kabuhay-buhay. Paano ko pipigilan ang sarili ko? Na di humarap ng katapat ng init ng aking katawan. Kahit na santo. Paano ako magiging matapat kay Carmen? Alam kong habang buhay ko nang makakapili ng silyang tikulong na ito. Ramon, binibigay ko na sa iyo ang laya para hanapin ang mga pagkukulang ko sa iyo. Carmen, hindi ko man makaya matiis ang aking sarili. O mangyari man ang sinasabi mo, hindi ibig sabihin na mababawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Huwag natin pag-usapan yan. Masisira lang araw natin. Halika, sabayan mo akong kumain. Hindi ako nagugutom. Carmen, sandali lang. Carmen, huwag kang umiyak. Alam ko kung gano'ng kabigat ang pinapasan mo sa iyong balikat. Pero doktor lang yun ang nagsabi hindi ka na makakalakad. Tao lang, mortal. Huwag mo kalimutan na meron tayong Diyos na nakagagawa ng milagro, ng himala. Huwag mo kalimutan, Carmen, yun. Awang-awa na nga ako sa kanya. Alam kong hirap na hirap na sa nangyayari sa amin. Elsa, alam na niyan tungkol sa atin. Pero wala akong magagawa. Tao lamang ako. Nasakalis na si John John. Praktikal na tao. Matalino. Kaya wala akong makita ng dahilan para hindi niya maintindihan ang relasyon natin dalawa. Ma? Papasok na ho ako. Ang papa? Nandun na sa kotse. Sige ho, maalis na ako. Opa, huwag mo akong kakalimutan sundin sa eskwela mamaya, ah. Oh, pwede mong malimutan yun, eh. Laban niya ata ng anyay humamaya. Si Pat talaga, mahilig sa matatandang players. Oops, excuse me. Hindi matanda si Jowo. Veterano, pero hindi gurang. Eh, kung itatapat mo lang sila Kalma, sila Samboy Lim,
marami pa silang bolang kakainin, anak. Pa, hindi naman San Miguel ang kalaban mamaya ng Anyeho, eh. Pure foods. Elsa, lagi mong tatandaan. Mahal kita. At kahit na anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan mag-ina. Boots! Kilala mo pa pala. Pinaliwanag ko na sa ito, di ba? Boots, pwede ba? Ako naman ang pakinggan mo. Sa impyerno ka na magpaliwanag. Akala ko ba'y pinatawad mo na kami? Hindi ako isang wes para magpatawad. Kung papatayin mo kami, babalik ulit sa mundi. Sanay na ako sa kulungan. May tatak na akong Reyes. Alis tayo. Kawang ka ng Diyos. Halina kayo sa loob. Naku, ang bait-bait naman na apo ko. Nay, si tatay. Nasobrahan ata ng pag-inom. Ayun, hindi makabangon ng tatay mo. Naku, ang gwapo-gwapo ng aking apo. Oh, ang bigat-bigat pa. Lola, may kalaro ba ako dito? Naku, marami kang makakalaro dito. Bukas, isasama kita sa bukid. At saka isasakay pa kita sa kalabaw. Totoo po ba yun, Lola? Bakit? Marunong ba magsinungaling ang Lola? Hindi po. Eh, yan ang gusto ko sa'yo eh. O, kiss muna. Teka nga muna, Boots. Ang alam ko, nasa mundi ka. Ba't? Lumaya na ako kaninang umaga. Kaninang umaga? Eh, si Elsa, ang asawa mo. Nakasisiguro ka bang si Butsoyson ang bumalat sa kanya? Positive, sir. Marami kong witness ang magpapatunay. Kung ganun, nakasisiguro ako sa aking theory. Galit ang motibo ng pagpatay. Hindi siguro matanggap ni Butsoyson na malagisan ang tae sa ulo ng biktima. Sir, may nakakita ho kay Buts nang tumakas, dala ang kanyang anak. Ngayon ako naniniwalang ang mga tarantado ay makikitid ang isip. Nag-iwan siya ng bakas para masundan ko siya. Gutierrez! Sir? Tawagan mo ang mga kaibigan kong reporters. Sabihin mong may susukatan ako ng ataol mamayang gabi. Yes, sir. Tena. Mabuhay man sila. Paulit-ulit ko pa rin silang papatayin. Paano ka ngayon? Susuko ka ba? O magtatago? Ayoko mabulok ang katawan ko sa bilangguan. Ayaw mo nang makulong. Hindi ka naman tumitigil sa paggawa ng kasalanan. But, anong klaseng katwiran yan? Sila nag-umpisa. Inapos ko lang. Ibang-iba ka.
sa lahi ng mga Wilson. Pinaamin ko, napakalaki ng aking pagkukulang sa pagpapalaki sa'yo. Pero, ang hindi ko inaasahan ay sasagad pa hanggang sa buto ang pagiging masamang damo mo. Walang anuman sa'yo ang pagpatay ng tao. Mga pulis, ano gagawin mo? Isang masamang kilos. Isasama ko sa impyerno, anak ko. Ulol ka talaga. Pati sarili mong anak ginagawa mong panangga sa iyong hayupan. Anak, huwag ka nang lumaban. Ibilangan kita ng tatlo, Ison. Pagkatapos ay wala na akong pakialam sa inyong magama. Isa! Dalawa! Siya si Kahulyo. Yan naman si Kairi. Kami ay bahagi ng isang brigada ang tatanggol sa ating bayan. Kung makikisa sa amin, ikaw at ang iyong pamilya ay hindi malalagay sa gipit ng katayuan. Matagal na kitang pinasusubaybayan mula pa nang makulong ka sa huling kaso mo. Alam ko petsa na lumaya ka. At alam ko rin na kay Ben Boga mo na dilensya ang 45 ang ginamit mo. Alam ko pinatay mo asawa mo. Pati kabitya. Kanya may tandugo siya ni Pantalyon. Alam ko siya salvage ka niya kung hindi kita inabutan. Malayo na nararating natin. Malapit na tayo umabot sa langit. Pero hanggang ngayon, hindi pa kita masakyan. Bakit interesado ka sa buhay ko? Kung gusto mo ko maintindihan, sarado mo bibig mo at makinig ka na lang sa mga sabihin ko sa'yo. Matapang ka. Buong loob mo. Yan siguro hindi lang kung ba't nagkaroon ng amor sa'yo. May bisyo ugali ko ka, Pepe. Mainipin ako. Pag nainis ako, dinalayasan ko. Meron din ako masama ugali. Kapag ako'y nilayasan, binibilang ko na oras niya. Ganun ba? Umpisa mo na magbilang. Baka maubusan ka ng numero. Masyado ko apurado eh. Huwag mo ko subukan. Baka magkatulon tayo nang wala sa panahon. Sanay na ako sumabak. Kahit anong laban. Kaya lang nakagapos ang kamay ko. Dahil niligtas mo ang buhay. Kanya kita niligtas. Ay meron akong dahilan. Alam ko. Yun nga ang gusto kong malaman eh. Masyado ka antipatik magsasagot. Sinira mo lang araw ko. Wala na akong gano'ng pag-usap. Tuloy! Alam ko kung bakit maintang ulo mo eh. Dahil hindi mo kasama yung anak at ang iyong magulang. Ito muna maging quarters mo. Quarters? Hirahan. Dito ko lang pipirme. Hanggang wala akong pasabi. Huwag mong isipin ang inaalala mo. Nandito rin sila sa Baguio. Kasama si Kahulyo. Siya inutusan ko para mag-asikaso sa kanila. Dito
ay pansamantala titira. Maraming salamat. Kay Kapepe kayo magpasalamat. Dahil sumusunod lang kami sa utos niya. At tungkol naman sa pagkain, wala kayo intindihan. Kami na humbala. Eh, yung anak ko si Boots, makakasama ba namin siya rito? Hindi ko masabi, Aling Clara. Kayo kayo mag-alala. Dahil kukontak sa amin si Kapepe. Kung anong tanong man ang mangyari. Tayo na ho. Sama namin kayo sa loob. Ano man ang kailangan mo? Umorder ka lang. Sagot ko. Ngayon, kung gusto mag-utain sa labas, tumawag ka ng 4245 at hanapin mo si Sayas. Magaling sa babae yun. Alam niya may kuryente o wala. Siya nga pala, kapag nasa kondisyon ka na, para kausapin ako na may katuturan, tawagan mo lang ako. Hello? Sayas? Kala ko ba eh, kakausapin mo ako pag may katuturan na pag-uusapan natin. Para ka naman siling labuyo. Parating maanghang ang bunga nga. Hindi kita maintindihan, mapaseryoso, mapabiruan. Hindi kita matansya. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga pinagpuputok ng butsi mo? Alam mo, Kapepe, malamig ang gabi dito sa Baguio. Pero pagkausap kita, hindi ko maramdaman ang ginaw. Gusto ko lang ipalala sa'yo. Baka kung hindi dahil sa'kin, ay napasakan ng bulak ang dalawang butas na inumo. Makinig ka mabuti. Bukas iharap kita sa pulong. At itutandang mo, kapag sinira mo ang plano ko para sa'yo, kakainin mo lahat ang tingga ng bala ng baril ko. Itutandang nyo, hanggang hindi ito nangyayari, hindi kami susuko sa pakikipaglaban. Umagos mo ng dugo sa aming katawan. Ngayon, alam mo na ang kulay na balat ko. Naintindihan mo siguro kung bakit ko niligtas ang buhay mo. Kung gusto mo magpasalamat, makiisa ka sa amin. Labas sa biyak. Madali mapangil mo, Boots. Kaya ipakita mo sa amin kung paano mo kakagatin ang asong ulo na ito. Ubusin mo sa kanya lahat ng pala ng baril na ito. Sa akin. May pamilya po ako. Hitman ang magiging trabaho para sa akin. Sa bawat ulong papasabugi mo, ay tatanggap ka sa akin ng kaukulang gantimpala para maging maliwanag ay para sa iyan lahat. Hindi siya hindi ko kaya ang mga trabaho pinapagawa ko sa'yo. Kanya lamang, malaki ang paniniwala ko sa'yo, Bruce. Kaya umaasa akong mapapadali mo ang tagumpay ng ating brigada. Narito ang listahan ng detalye ng mga tao ililigpit mo. Mag-ingat ka.
Bawal, Bol. Rodas. All up. Single. Seven pairs. Highlight. Sorry, mga panyeros, ha? Bine-benes ako, eh. Rob. Rodas ka na rin. Commissioner. Kalan! 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 Thank you.
Patakot ka na sa Diyos, anak. Mga komunista ang mga taong sinasamahan mo. Nagbabayad lang ako ng utang na loob. Hanggang kailan? Isa lang ang buhay mong iniligtas nila. Pero marami ka ng balang ginamit para sa kanila. Butch, kung hindi ka titigil, hindi malayong isang araw ikaw naman ang tatakpan ng dyaryo! Lumalaki na si Junior. Ano na lang magiging kinabukasan ng anak mo kung hindi ka magbabago? Butch, ako naman ang humingi ngayon sa'yo ng utang na loob. May pagkakataon ka pa para magbago. Alang-alang kay Junior, sa akin, sa itay mo, kumuha ka ng paraan. Bumalay ka na sa inyong pangkat para kawa mo na anak ko. Selika? Hi. Oh, bakit parang kang natuka ng ahas? Hindi mo ba ako patutuloyin? Ah, tuloy ka. Anong gusto mong inumin? Wala ako sa mood malasing. Sandwich? Hindi ako nagugutom. Umupo ka. Hindi pa ako kontento sa taas ko. Gusto ko pa na tumangkad. Nakakataranta ka. Hindi ko alam paano kita istimahin. Kailangan pa ba yun? Isang tanong lang ang gusto kong sagutin mo. Nung una mo ako makilala sa club, binayaran mo ako para ikama. Tama? Eh kung ikaw naman kaya ang bayaran ko ngayon para ikama kita, okay ba sa'yo? Tagarito ka ba talaga sa Baguio? Hindi, taga-Porac ako. Sa Pampanga. Eh paano ka naligaw dito? Ah, mahabang kwento eh. May asawa ka? Wala. Pero may anak ako. Hiwalay ka siguro, no? Hindi. Nasa abroad? Hindi rin. Eh, nasa ng asawa mo? Nasa impyerno na. Pinatay ko. Hindi na tayo nagbibiruan, ha? Nasa munti ako. Nung magtapat siya sa akin. Wala rin kinabukasan sa akin si Junior. Dahil labas-masok ako sa kulungan. Kumabit siya sa may kaya sa buhay. Alang-alang daw kay Junior. Yun laging dahilan niya sa akin. Demonyo ako, Selika. Kaya hindi ko sila pinatawad. Inuwi ko sa Porac si Junior. Doon ako nasundan ng mga para. Kala ko nga katapusan po na eh. Dumating si Katepe. Nailigtas ako. Kaya nandito ako ngayon sa Baguio. Wanted ka pala. Bukod sa utang na loob, wala na akong tatakbuhan pa. Kaya sumama ako sa NPA. Turis ka rin pala. Bo! Next assignment mo.
Huli na ito ka, Pepe. Ano? Masakit nato sa tenga sa dad mo. Bakit bigla bumabunga ka? Naisip ko lang. Baka nakabayad na ako ng utang sa iyo. Marami na ako nagawa para sa inyo. Pinahaba ko suway mo. Pero hindi ko sinabi sa iyo na ako ang susuwagin mo. Hindi kita kinakalaban. Kaya huwag mong masamay ng pakiusap ko. Dahil ba sa babae yun? Sabi ko na sa iyo, bata ko lang siya. Hindi siya kasali sa usapang ito. Inuulit ko. Huling lakad ko nito. Pagkatapos, hiwalay na ako sa inyo. Minsan, na meron tayong mga patakaran sa ating kilusan. Utang mo sa akin ang iyong buhay. Kaya pati kaluluwa mo, pag-aari ko. Sanay akong kumain ng bala ka, Pepe. Kahit halang ang bituka ko, may ambisyon din ako mabuhay ng malaya. Ayaw ko may pumipigil sa kalayaan na yan. Hindi ba't ganyan din ang paninindigan mo? Siya nga pala, pag binunot mo, iputok mo. Dahil sa susunod, tinitiyak ko sa'yo. Sa katawan mo aagos ang dugo. Dahil sa inasal niya, dapat binuwal mo na siya. Sa susunod, kapag hindi ko pa siya nakumiso, ihahanda ko ng bala para sa kanya. Siguro sa buhay mo. Anumang oras, maaari kang takpan ng diary nang hindi ko alam. Dati akong membro ng Akyat Bahay Gang. Naging karnaper ako. Holdaper. Kaya hindi na bago sa akin ang makipaglaro kay kamatayan. Pero mas lalo kang delikado ngayon. Wanted ka sa mga pulis at mainit ka sa mga kasama mo sa NPA. Wala nang manghihinayang sa buhay ko pag namatay ako eh. Sunugin mo lang ako, wala ka ng problema. Matapang ka kasi eh. Kaya madali para sa'yo magsalita ng ganyan. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit bigla mong naisip na umalis sa NPA. Pumapatay ako, oo. Pero mga pinapatay ko, yung may mga atras sa akin. Sabi ko naman sa'yo, kompormiso lang. Kaya ako nagtatrabaho sa kanila. Hindi naman ako naniniwala sa komuniste. Maiba ko. Kailan mo babanatan yung pulis na pinapapatay sa'yo ni Kapepe? Makari Oisan? Boots, kailangan gawin ko to. Dahil... Ano? Totoo, Commander. Natiklo ng mga parak si Boots. Paano nangyari yun? Kasi ho, yung putang inang bata niya si Celica, vigilante pala. Dot! Kung tutuusin, mas asintado pa siya kaysa ilang sa mga pulis ko. Mag-iisang taon na siyang nakikipag-insayo sa amin.
at palibhasa na sa puso ang pagmamahal sa bayan. Madaling nato. At yung pagiging dancer niya sa isang club, yun ay kasama namin sa war plan at modus operandi. Kaya siya maniwala ka siya hindi, siya ang paborito ko sa aking mga alaga. Kaya kung meron siyang mahal, mahal ko na rin. Alam ng lahat ni Hepen tungkol sa pagkatao mo. Pasensya ka na lang kung naging chismosa ako. Nagkaroon ako ng interes sa'yo nang masabi sa'kin ni Seliga na wala ro sa kalooban mo ang pagiging NPA. At saka may bala ka daw na magbagong buhay. Siguro, kung hindi ako dinoble cross. Kapag nagkataon, malaki ang aking magiging kasalanan para sa ating kilusan. Tama si Oison. Hindi ako dapat nanghinayin sa isang bala. Nang binulot kong baril, dapat pinaputukan ko na siya. Sana hindi dapat ako nag-aala na ngayon. Ano ngayon ang balak mo, Kapepe? Hindi rin kayo matatahimik hanggat nasa kamay ng militar ang hindot na yun. Ang hunyago, kapag nakakapit sa kahoy, ay nagpapalit ng kulay. Kaya sasakmaling ko na siya bago niya ako hanggatin. Bang! Beto! Punta niyo si Kahulyo. Sabihin niyo sa kanya, nabalira na sukay ang putang na makariyo siya na yun. Opo. Alam mo ba, Butch? Kung di sa pakiusap ni Seliga, tinadadakda ng bala. Brutal ako, Boots. Boots, maganda ang pangako sa akin ni Hepe. Kung makikipagtulungan ka sa kanya. Totoo yan, kaibigan. Kahit kung matutulungan mo akong mahuli si Kapepe, buhay man o patay, ipapuputol ko ang limang daliri ko kung hindi kita matulungan magkaroon ng amnesty. Kaligtasan ko lang iniisip niyo. Paano ang pamilya ko? Tiyak na nasa panganib sila. Kamag-anak mo man o hindi, palagay mo kaya ipapayagan kung madamay sila. Ramos! Sir! Hindi siya pinapayuhan kitang pumatay na muli. Pero sa panahon na ito, kung kinakailangan, gawin mo. Alang-alang sa kaligtasan ng mga taong walang kinalaman. Bakit? Hingi lang sana akong dispensa sa inyong mag-asawa. Anong dispensa? Kailangan ko kasi sumunod sa pinag-utos ni Kapepe. Hindi ka namin maintindihan. Ano ibig mo sabihin? Thank you.
Alam mo, Butch, siguro hindi na dapat ipaliwanag sa iyo kung gaano kalupit ang kamandag ng away ng ating gobyerno. May tama ka. Walang kwenta to, sir. Malayo to sa bituka. Karaniwan ang gantong panganib sa katayuan namin. Alam kong masama akong damo. Pero kung ikukumpara ang mga kasalanan ko sa kanila, para lamang akong mamunto pa. Tama ka, Butch. Kaya ngayon pa lamang, hanapin na natin ang mga mababangis na kordero. Sir, bakit ho? Ikaw ba si Isaias Hoxon? Ako nga ho, sir. Iimbitan sana kita sa headquarters ngayon eh. Bakit ho? Para magpaliwanag. Anong ipapaliwanag ko? Wala naman akong kasalanan. Hindi ako kriminal. Hindi ka nga kriminal. Pero mas masahol ka pa ron. Ang katulad mo isang aray na sumisira sa halikin ng ating bayan. Ang sakit mong magparatang, Hepe. Baka hindi mo mapatunayan yan. At kung balikan kita ng demanda, umusok ang tumbong mo! Pipili mo ang salitang gagamitin mo sa akin. Dahil kapag hindi kita natatadya, paliliparin ko ang baon ng ulo mo! Huwag mong alisin ang respeto ko sa iyo, Hepe. Tatlong taon na ang bagong administrasyon. Kaya alalahanin mo. Umiira lang karapatang pantao. Nasasaktan ako. Meron ba kayong warrant to, Pares? Meron. Ako, Sayas. But! Gudas ka pala. Putang ina mo! Sakit talaga sa tengan tubo ng dila. Sandali lang, Butch. Hepe, bakit ito? Butch, anong gagawin mo sa akin? Magkikinig lang ako sa kumpisan mo. Pag hindi ko nagustuhan, gagawin kong kilawin ng dila mo. Itong gamot para maalis na ang kirot ng sugat nyo. Salamat. Miss, hindi pa ba tumatawag si Hepe? Tumawag na kanina pa. Eh natutulog ka, hindi ka na niya pinagising. Wala ba siyang pinagbilin? Wala ho eh. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung nasan siya? Hindi ho, pero nabanggit niya, may raid sila ngayong gabi. Raid? Oo, sige ho, magra-round pa ako. Okay na ba lahat yan? Ayos na nga, Eric. Teka. Alam ba kung bakit bigla tayong pinababalik sa headquarters? Nagsisiguro lang si kasamang Pepe. Baka biglang bumaliktad si Macario Oison. Bakit? Alam mo ni Boots itong hideout natin? Hindi nga. Paano kung biglang kumantas Sayas? Di tepok tayong lahat. Abulis! Ago! Duki sa kanan. Ah!
nasa si Kapepe? Hindi ko alam. Pag hindi mo binago sa gupo, gagawin ko tatlong butas sa gilip mo. Bitchwood! Kapag ang tatlong butas ang ginawa mo sa kanyang hininga, hindi natin siya pakikinabangan. Ako nang bahalang magpalambot ng kanyang nguso sa headquarters. Sorry, bata. Medyo mainit ang ulo ng kaibigan ko eh. Tenet, baka ikaw ay mahamugan. Hindi ka makakanta na maayos. Tenet! Ano pa lang, alam kong sulimpat na kanyang mga mata, na hindi katapat na aking mga paningin. Aasang inalaga akong hayop. Kaya't hayop din ang klaseng ganting gagawin ko sa kanya.
Paging Dr. Campos, you are needed in the CR immediately. Paging Dr. Campos, you are needed. Sir, anong oras na ko sa inyo? Ang sarili kong tingga ang ginamit mong bala. Kaya tanda mo ito, Hebe. Ano mang sandali mo lang ngayon, hindi mo na mapipigil. Aagsan ko. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Walang may kasalanan. Ang lahat ng nangyayaring ito ay bahagi lamang ng digmaan. Isang bagay lamang kailangan mong gawin upang makita mong buhay aking bihag. Ayokong sirayin ang aking pangalan dahil sa isang masamanda mo lamang. Sinisiguro ko sa'yo, palalayan si Celica kung makikita kong lumulutang sa kanyang sarili kong putang ng usya niya. Imposible ang sinasabi mo. Hindi ko magagawa! Kapepe, alam kong mortal ang galit mo sa'kin. Kaya ako mismo tutubos kay Celica. Sandali lang, Boots. Ba't ka natarta? Hindi ba't matapang, ha? Saan kita pupunta? Sa lugar ang ginawa kong pagsubok sa iyo. Tarating ako. Ngayon din. Yan ang inaasahan ko. Dahil kung hindi, sa impyerno mo na makikita ang inaasahan mo. Pasensya ka na, Hepe. Saan ka pupunta? Sa impyerno. Hindi ka maaaring umalis. Ako ang Hepe dito. At ako magsasabi sa'yo kung anong dapat mong gawin. Pulis ka nga. Tapos na lahat. Bago ka kumilos. Sayang lamang mga estrella dyan sa uniforme mo. Kung hindi mo nare-respeto ang rango ko, igalang mo edad ko. Dinaramdam ko, Hepe. Sa mga oras na ito, hindi na ako marunong kumilala ng paggalang pa. Anong gagawin mo? Huwag ka na magtanong. Dahil ako na ang Hepe mo ngayon. Walang gagalaw sa inyo! Pabayaan nyo kami! Walang susunod! Sundin ninyo siya! Huwag kayong magbababuto! Pabayaan nyo kami! Tabi! Tabi! Ikaw! Huwag kayo susunod. Sakay na, Hepe.
Butch, may pagkakataon ka pa. Ilagay mo sa tama ang mali. Gustuhin ko man, Hepe. Pero paano? Hindi na ako bubuhay ng konsyensya ko pag may nangyari kay Celica. Pero idadamay mo lang sarili mo. Handa na ako mamatay. Handa na rin ako pumatay. Paano ka magbabago kung di mo babago yung ugali mo? Tama na! Baka maubos ang pasensya ko. Sa'yo pababunto ng galit sa mundo. Sundan mo ako sa tibagan, sa babaw ng bundok. Alam ko ngayon mga kamay ay ngawit na ngawit na. Pero sana mapaghintay ka dahil darating siya. Gusto ko naman magkita pa kayo na buo pa ang iyong katawan at hindi pero preso.
pagbabayag mo! Lumabas ka po ang tayo mo! Lumabas! Hepe, ngayon ko sinusuko ng buong katapatan ang aking sarili. Ngayon ako naniniwala na ang isang masamang damo ay maaaring magbunga ng isang mabangong bulaklak. Ang ibig kong sabihin, nang dahil sa iyo, nalipol natin ang masasamang elemento dito sa ating bayan. Oison, asahan mo na tutuparin ko na ipangako ko sa iyo. Natutulungan kita para makapagbago buhay. Ma? Mama! Ma! Ma! Mama! Ma! Ma! Mama!
Ma! Mama! Mama! Macario Oison, tinatanggap mo ba si Celica na maging asawa sa ligayat lungkot, sa hirap at ginhawa habang buhay? Opo. Celica Capistrano, tinatanggap mo ba si Macario na maging asawa sa ligayat lungkot, sa hirap at ginhawa habang buhay? Opo, Padre. Yayamang tinanggap na ninyo ang sakramento matrimonyo, kayo ngayon ay mag-asawa na. Tumindig kayo. Congratulations, Bull. Salamat, Pepe. Sadiga, congratulations. Salamat, Nino. Celica, ihagis mo ng bulaklak. Oh, sige, ready kayo, ha? Okay? Watch!